Then the Spirit said unto Philip, Go near and join thyself to his chariot. And Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Isaiah, and said, Understandest thou what thou readest? Okay, ang tawag doon isa na, thither. May parang there, thither. And Philip ran thither. And he said, How can I, except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him. The place of the scripture which he made was this. He was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb down before his shearer, so opened he not his mouth. Shearer. In his humiliation, his judgment was taken away. And who shall declare his generation, for his life is taken from the earth? And the eunuch answered Philip, and said, I pray thee, of whom speaketh the prophet this, of himself or of some other man? Then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. And as they went on their way, they came unto a certain water, and the eunuch said, See, here is water. What doth hinder me to be baptized? And Philip said, If thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water, both Philip and the eunuch, and he baptized him. When they were come out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. Is that right? But Philip was found at Azotus, and passing through, he preached in all the cities, till he came to Caesarea. Okay, Panginoon, magsalamat sa inyong sa inyong pangalan, sa inyong dalangin. Gawa Panginoon, after testing Stephen, worship Lord, ang ating story about the feeling, the evangelist, kung saan sa witness, at meron pala tayo, but hindi siya paligtas, hindi naiintindihan ng scriptures or claim. Huwag namin ang mensahe na ito, mga importanteng scripture, requirement for baptism, at mga bagong plano sa mga anak ni Lord, ipabasa, at patawad sa aming pagkukulang Panginoon, kasalanan at mga nagbibigay namin protection ng mga sakit at bayan sa bahan sa ministry, sa buhay mo, sa career we pray ang relationship Panginoon, we pray na lugod sa aming buhay Panginoon, Panginoon sakit Lord, sa ating baby Lord so dito Lord na sa dalawin siya. Nahirapan kung sa mga nipulod siya, gawin yung mga gamot, but especially kung ano replay na yung katawan ay lumaban para hindi siya mag-depend sa gamot. Mas po siya mag-upig sa mga pasa sa atin. Marati, Jesus na replay. Amen. Ayan, ako na po. Madalik mo po siya. Ito na. Diba, dahil natin po sa pastor pa rin na ako rin way okay naman siya. Pero pa ako kasi nga nakainom daw siya ng gamot. Para talaga may nakinahangin na sakit. Ay, nakakulog. Nakakulog yan. Ay, siya na. Ay, maganda ba yung mga tanong kayo siya ngayon? Okay. Hindi, nalis ko na ito yung ilaw. Ah, nasa na? Wala pa kanina. Ay, pala. So last time, nakita natin sa mga speaker na matay, ito po, siya yung martyr, siya yung martyr niya. Again, sa ministry po, hindi mo tayo lahat mapapatay, hindi tayo lahat makukulong, pero kaya din man yun, ito pang iningin natin, yung Panginoon na mag-reward sa atin, amen? So, yun dapat attitude natin, actually kaya nga,
na-ask natin si Stephen. Hindi naman masyado, pero talagang dapat, di ba? Kumbaga, ang attitude natin pag binabasa natin yung Bible, si Stephen, pinatay. Ay, huwag na ako, hindi na ako mag-witness. Ay, hindi na ako mag-preach. Ay, hindi na ako yung matapang. Ganun ba dapat? Or baliktad. Makita mo, ganun si Stephen, dapat ganun din ako. Gagalingan ko lang umiwas sa, ano, bato. Hindi ganun, di ba? Kaya natin siya. Eh wala, wala siyang mga, siguro talagang naramdaman niya na, di na ilang panigakamatay. Pero si Paul naman, tigas ng puso, naligtas. Ganun lang yan eh. Yung mga ganun po, naramdaman mo yan, pag nag-witness ka, minsan parang mahirap po yung ano, mahirap. Sa church, sa pastor, dito minsan nag-point ko rin. Kasi may mga, syempre, in-open sa church yung ano, problema, gasos, ganyan. Ano, nagagawin ba natin ito? Ha? Ganun yun eh. Nag-gastos ka para lang sa ilang kaluluwa, no? Kaya maganda sa atin kasi wala tayong gastos minsan sa soul winning. Kasi yun talaga dapat. Pero minsan may mga programa rin kung hindi tayo, diba? Kaya hindi tayo heavy dun eh. Pero ang ginagawin ano, sinatsaga natin yung pag-follow up naman. Ano naman yun? Yung mga batang ko, bakit anong gagawin natin sa church? Para iniisip natin sila. So, pag nag-observe sila, para sa anong matututunan nila. Kaya po yung may tignan namin kanina, ako nag-kwento kami doon, na-realize ko na yun yan, ang ganda ng ganitong bagay na naalala ko sa pastor. Kung ano yung dati, ganun pa rin siya, tuloy-tuloy lang. Nakita ko yung ibang ano, ibang gawain na rin. Ngayon, makalat, nagpapatuloy. So it's worth it. Okay, nandun din naman yung blessing ng Diyos eh. Kaya ka rin, sabi nga, basta kala ko walang support kasi parang sabi niya, siyempre, baby sila eh. Meron pa rin naman, ano ko yun? Ilan ako. Salamat. Eh, nakiwipon pa. Medyo, wala ka rin, naramdaman ko niya. Dati hindi eh. Tapos, ano mo yung gusto sabihin? Yan, yan, so yung tiyagaan lang po sa kaluluwa, yung nag-inasabi ng pastor. Kasi dahil din nga. Isa sa mama po. Ha? Isa sa mama. Saan? For me. Ako nga po eh. Yan nga sila doon, ang problema nila, yun nga, gusto kong pag-i-redset. Kaya nag-comment ko kami, parang nagkakatakot ako pa eh. Kasi may pastor daw na hinuli, kasi ganyan. Kaya yung iba daw, sobrang maingat. Basta nila wala mo ng kantaan. Ha? Tapos yung Catholic daw, saka yung ibang Iglesia, parang gano'n din, tago ba? Tago ba? Ano nangyari dito? Kaya sabihin ko, inisip ko lang, ano nagawin natin? Eh, wala, di ba? Kung nahumuli, di humuli. Kaya wala eh. Pagkakatiwalaan na, yun nga, ayaw din mag-online. Ayaw din nilang i-broadcast. Kasi nga, baka mas pa yan naman daw. Ha? Pwede ba? Hindi, hindi, bakit pinag-mail ganyan? Oo nga, ano? Hindi nga, takot nga. Pwede mo online? May mga consideration kasi iba yung kasi yung tao. Baka, nag-iingat lang din. So ako, yung gusto ko sa atin, maingat eh. Kaso minsan yung mga bagay na yun eh. Hindi pwede sobrang ingat eh. Lalo pag ganyan. Na-realize nyo na na, na kaya maganda yung re-meeting kami. Ang daming learning. Tsaka yun, buti may commitment na ngayon. At least, hindi matuloy. Yeah, okay na to, kaya na to eh. Makapunta lang yun eh. Ah, sinabi ko si Duterte na balik ka. Napakailan yung Duterte. Kung hindi niya, sarap mo nga tayo eh. Sarap mo hindi yung mga leader pastor. Hindi na magkada ito. Kasi nga, may hirapan din si kaso. Intindihan mo na may kaso nga. Ano nangyari sa, ano? Itong bansa na hindi yung nag-lockdown. Hindi mo sila namatay. Kaya talaga yung hugas ng kamay, mag-iingat, ganun lang yan. Gusto nga na yung ano. Sana. Kaya makapag, makakata siya.
Okay, nasaan ba tayo? So ito po yung patapusan naman na kay Stephen at si Simon last week. So gumagawa yung mga apostol. Si Philip pa rin to, di ba? Siya naman na doon. Pero later, pinawag sa Peter yung John. Tapos, yun naman ay talaga nakita natin yung attitude ni Simon na dahil dati nga siyang sorcerer, naligtas, gumagana pa rin yung pagka-sorcerer. And last week tayo, gano'n gano'n. And this time naman, ito tayo, they, when they had testified and preached the word of the Lord, returned to Jerusalem, ito yung patapusan si Peter. Preached the gospel in many villages of the Samaritans. So, ang bigyan natin sa bakit sa Samaritans. Nalala niyo yan? Pag chinek niyo yung Samaritan sa Bible, laging sikat yan, good Samaritan. So, pinapwento kasi dyan, sila ay mga impure nga na medyo nag-claim pa rin na sila ay worshiper of the Lord. Pero, hindi na ganun. May, yung time din ng Jeroboam, Israel pa rin sila doon, pero doon na yung maraming kasalanan. Idolatry. Tapos nung nasakop pa sila, dinagdag sa kanila, inalis. Pinalit yung mga taga-Syria. So, hindi na sila puro. Kaya nga, sabi nyo sa Samaritan, namin natin, di ba, actually sa John 4, the Samaritans have no dealings with the Jews. With the Jews, with the Samaritans. So, hindi sila kinakausap. Pero ano makikita natin dito? Di ba tayo tapos dito kay Cornelius, di ba? Pero nakita natin, yung mga kasyano dito, nag-preach na sila sa mga Samaritans. So, anong ibig sabihin nun? So, nakuha nila yung message ng Panginoon. Hindi na sila yung matulad ng mga original na Hudyo, kahit mga Hudyo ngayon, na ano sila, mataas ang tingin nila sa sarili nila. Okay, hindi nila pinagdamot yung gospel sa mga Gentiles. Okay, at Samaritans. So, importante yan sa church na walang magkaroon ng idea na racism. Okay? Bakit tayo yung taso ba? Ay, Pilipino tayo, wala tayo siya. Tayo yung discriminate. Sinakaway mo ba? Hindi naman yung discriminate. Meron. Lagi yan. So, the angel of the Lord spake unto Philip, saying, arise and go toward the south of the way, and go with down from Jerusalem unto Gaza, or Gaza, which is desert. So, alam niyo ba yung place ng Gaza, or Gaza? Nabasa lang natin kailan, di ba, sa Joshua. So, nasakop nila halos lahat, pero bakit natira yun? Yan, hindi alam. Desert. Pero papunta rin sa dagat eh. Meron yan. Kasi isa yun sa mga talagang, siguro kasi madami rin tao doon. Kaya nung nagkaroon ng gera nga yan, nagkasakop pa na, inalaw nila yan sa ibang mga Palestine yan. Okay? Kasi medyo distinct sa kanila yun. Okay, kaya hanggang ngayon, meron dyan Gaza Strip at tao dyan sa ngayon. Kasi napakalipis lang doon. Kasi parang binakura dyan ng Israel. Okay. Pero nakita ko doon, naalala ko lang nabasa ko. Ang dami yung underground na doon. Parang ayang gera po sila doon. Kasi mamahina sila, malakas yung Israel. Kaya sila parang yung guerrilla warfare. So yan, ang ganda dito, pag nabasa mo dito, So pero dito, makita niyo again, parang kanina, Samaritan, wala silang pakialam. Basta gospel, kahit saan. Ganyan. Si Philip na naman to. And when he arose and went and behold a man of Ethiopia. So again, Ethiopia, madalas na nabanggit yan. Yan ay parang place sa Africa, di ba? So dito sa Africa sa south. So babala ng Egypt, di ba? And the eunuch of great authority under Candace, queen of the Ethiopians, who had the charge of all her treasure, and had come to Jerusalem for to worship. So, ano napansin natin dito? Ano ba yung Candace yan? Siya yung queen. Pero yung eunuch, mapansin natin,
audio din to. Okay, so, kasi po yung mga, ano, yung video nila, kalat din po yan. So, pag pumupunta ng Jerusalem yan, mga audio yan. Okay, kahit pa ibang mga yan, nationality. Okay, pero, ano napansin dito? Siya, yunok, pag sinabi yunok, yan po ay walang asawa, especially, at hindi lang walang asawa, wala daw ano yan. Walang ganun. Ano ba yun? Mga lalaki, di ba? Meron tayong ano? Inaalis yun. Kapon. Kinakapon. Masama talaga, masama. Kasi may mga ganun practice yung mga hindi mananampalataya. Especially daw yung mga itong mga royalty. Para daw magtapat sa kanila yung mga taong to, mga pinagtiwalaan nila ay kinakapon para ano, para hindi mag-desire. Ano? Okay, so naiintindihan nyo? Agad Ethiopia, Eunuch. Pero siya naman ay may mataas na posisyon. And then, anong posisyon niya? Treasurer. Okay? So, bakit binabanggit ng Bible itong mga ganitong details? Kasi nga, I believe, especially pag sa tao, kami na, last time, si Simon, dating sorcerer, naligtas. Ito naman, namaya, maliligtas din. So, ano sinasabi sa atin yung scripture na yun? So, ang kaligtasan ay para sa lahat. Okay? Again, accepted yung reprobate. Pero, para sa lahat ng, halos lahat ng tao. Lahat niya talaga ng klase ng tao yung sasabihin. Matalino ka, mayamang ka, professional. Don't care. No? Kaya i-consider natin yung soul winning. Dito, ang next is, ang nga sa kanya, when returning and sitting in his chariot, then they size the prophet. Okay? Ako, hindi ko kaya gawin yun. Huwag ko nga takbo. May hilo ko. Gabasa. Eh, ibang tao siguro kaya yun. Ha? Ano ko nagawa yun? Ah, mali ka. Ako, may hilo ko eh. Gusto ko nga ako last time. Saan? Sina. Yeah. Yung nakahilo eh. But anyway, siya, kaya niya eh. Siguro, malaki yung ano niya. Isaya. Huwag ko pa isaya lang naman. Okay? So ngayon, lahat ba ng tao magbabasa ng Bible, ligtas, hindi nga eh, di ba? Yeah. So, kaya sabi dito, then the Spirit said unto Philip, go near and join thyself in this car. Yeah. So, nakita natin dito, ang Spirit ng Diyos ay nagpa-prop, nag-uutos sa atin. So, lesson niya sa atin, kaya nga sa ating soul winning, meron tayong part doon na yung assess, ina-assess natin yung individual tsaka yung graph, especially individual. Kasi kung hindi ka nalilinid ng Panginoon doon, bakit yung inumin ko, bakla na sa atin. Kaya, hindi ba din ang pausap to, diba? Pero pag sinabi sa inyo ng Diyos, ito mismong tao to. Witnessan mo yan. Diba? Anong gagawin mo? So si Philip, nakita lang dito, kahit tumatakbo yung ano, sabi niya, and Philip ran thither to him, and heard him read the prophet Isaiah, and said, understandest thou what thou readest? Can you imagine ba? So, para siya nangihimasok, di ba? May naka-chariot yan, di ba mo medyo mabilis siya. Diba? Tsaga, tinakbo niya. At dahil doon, sumunod siya sa Panginoon, narinig niya, at nalaman niya rin yung pagkakataon niya na mag-share. So, ganun po yung lesson sa atin na kung hindi tayo lalabas ng bahay, ayun, sino kami mamimit natin, kahit sino yan. Hindi natin alam. Pero pag sinabi siya ang Panginoon, yun. Abunin mo yun. Okay. So, nakita niya yun, nagbabasa, uy, magandang opportunity. Daming lesson dito eh. So, ano yung approach, tingnan natin yung approach ni Philip. Bakit siya nagtanong? Okay? So usually, medyo ano to, hindi mo gagawin sa iba. Tayo, hindi natin maisipan niya. Sabi nga nung
Sabi nga sa inyo, paano yung ibang nagtutuwo, parang baliktad. Sabi nila, pag pupuntatanong mo yung church, diba, lagi pa dyan eh. Sabi nyo sa akin, pati atanong mo sa church, basta mag-Bible study lang tayo. Ano kung malalaman yung background nyo, hindi mo alam. Diba? So tayo, binatanong natin niya kung sino man dyan. Okay? Para alam agad natin, may idea tayo. Hindi mo natin husga ng sobra-sobra kasi konti pa rin nalaman. Pero makita nyo dito, si Isaiah, ay si Isaiah ito na si Philip, nagbabasa ng Bible, ang prophet, yung tao, ba? Ba't wala tanong yung naitindihan mo ba yan? Yung iba mo, open din eh. Bakit? Ito mo, nagbabasa ako eh. Pero isipin natin, magandang tanong yun kasi nga, una, prenup siya ng Holy Spirit, niligtas yan, sharean mo. Eh, nagbabasa ng Bible, which is positive. Ay, hindi ko rin sharean. Bahala na siyang magbasa, baka man, hindi, ganun. So nakakita siya, tayo din, may opportunity tayo dito. Ibig sabihin niya, hindi lahat ng taong palasimba, palabasa. Isa, ganun, pag gusto mo yung tayo, di ba? Ang bungad ba naman eh? Ah, gusto mo share ngayon. Ah, actually, galing na ako sa church. Ang tanong mo po sa iyo, ligtas ba kayo? Hindi. Ba't mga sagutin, di ba? So ganun din si Philip eh. Kaya biblical yung ginagawa natin. Naintindihan mo ba? Ngayon, yung iba dyan, hindi masyadong ganun ka-honest. Kaya nagawin natin, tutulungan natin. Pag sinabi nyo, ligtas na sila, paano nyo po na, diba? So, inaakay natin sila to the right understanding of the gospel, and of course, para maligtas sila. At again, kung ligtas na sila, meron pa tayo pwede i-share. So, sa case ni Philip and the eunuch, medyo honest yung eunuch, diba? Sabi niya, hindi sinabi dito, pero sabi niya, how can I? Ano sabihin nun? Hindi lang hindi, talagang how? Hindi ko kaya unawain ito kung walang mag-guide sa amin. So, another lesson, ano? So, pag mayroong bata dito, kung nari, kaya nyo, nag-asawin tayo. Huwag mo iisipin na, eh, maintindihan naman niya, marandahan na yan eh. No, sabi dito, kahit sa anong topic, nabanggit ko sa inyo last time, di ba may mga training na ano, pwede mo namang aralin na sarili mo, basahin mo lang. Pero, bakit yung iba nagbabayad? Kasi nga, pag may nag-explain, di ba yun? Mas madali yung maintindihan. So, lalo na spiritual. Pag hindi ligtas sila, galing sila, apple eh, relation kay Manalo, Mormon. Alam mo na yun, hindi sila tinuturo, hindi saan nila tinuturo yan. So, dahil tinuturo sa iyo yan, kaya nga masterin mo, ituro mo sa kanila, witnessan mo. Okay? So kaya, ayun, ang ganda na sagot eh. How can I accept some man that should guide me? Yan ang ano, pabaho natin ngayon. Amen? Ayun, in the future. Kaya yung naalam to, pag alam nyo na, pwede mong ishare ngayon yung gospel sa iba. Amen? God guide nyo sila. Kahit pa nagbabasa yan, hindi yan necessary lang. Kasi napakalalim ng katulad ng Isaiah. Nabasa nyo na ba Isaiah? Ngayon, ito yung topic niya. Ngayon, ito na. Ngayon, ito. Huwag yung millennium. Pupunta sa millennium, babalik na naman sa Israel. Present day. Tapos meron yung prophecy. Sino yung tao yun? Sino yung tinutukoy ito, especially ito? Meron daw isang nabasahin natin. And the place of the scripture which he read was this. He was led as a sheep to the slaughter. Saan yan? 52 ba yan? 52. Alam ko, 52 yan. 51. Tingnan nyo nga dyan. Meron dyan. Isaiah 52? 53. He was led as sheep as a slaughter. Ayan, tama, sa 53:7. Ngayon, basahin ko ha. He was oppressed and he was, you know, basa na nito. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearer is dumb, so he opened not his mouth. Okay, so medyo may pagkakayo, pero isang-isa lang yan, di ba?
He was led as a sheep. He is brought as a lamb. Okay? So, may pagkakaiba pero still pareho yun. And, so, meron daw isa basically na isang hayop na inosenteng hayop. Okay? Papatayin siya, wala siyang nilalaman. At ito daw ay itong hayop na to na lamb or sheep na papatayin. Anong attitude niya? Hindi siya nagsasalita. So ano ba yun? Normal ba yun? Parang may preaching na tayo ganyan eh. Diba? So normal, kapatayin ako. Wahagan! Wahagan niya pa. Huwag niya saktan! Kapatang ko, ganyan. Kapatang ko sa buhay. Ako naman kayo, ano nga ganyan? Susumbong kayo, basta nagreklamo siya kung ano man yun. Pero hindi normal sa isang tao na pinapatay ka na, hindi man lang, wala ka man lang sinasabi masama about your ay papatay sa'yo. So, special yan. So, at actually, kaya siya kinumpara sa ship, ganyan daw ang ship. Yan hindi ko pala verify, totoo ba yan? Yan daw sabi nung karamihan eh. Ang umiiyak lang. Yung ano, lahat ng hayop talagang ano yun, yung utak yan. Pero yung tupa, hindi daw ganun. Okay, so ako, masalahan ako ba? Hanggang saan ba yan? Hindi pa rin ba kayo rin? He was taken from prison. Oh, tama. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living for the transgression of my people. He was stricken. So, parang pareho din, di ba? So, may humiliation, may judgment, and sabi doon, who shall declare his generation? Okay, yung sabihin ng social disclosure generation, napanggit natin last na lang sa day, di ba? Yung generation, yung tatay mo, ikaw, tas yung anak mo, bawat isang ganon is isang generation. Okay? So, kung ikaw ay pinatay, ano mangyayari sa'yo? Imagine mo, wala ka pang anak, for example. Wala na, no? Hindi ka na nakilala, di ba? Hindi na nagpatuloy ni lahi mo. But especially kung ikaw yung tao mayroong message. Di ba? So, karamihan nga niya, kaya nabanggit ko na mga pastor, di ba? Parang yung ito kami doon, si... nakikita ko si pastor kami, parang ano na kami, second generation na ng church. Di ba? Pastor, nagtapat. Minister doon. Tapos may napudo siyang ibang preacher. Paano kami na yun? So parang ngayon, nagabayin niya pa rin kami kasi kanina eh, kami nag-usapan yung mga doktrina. Importante yun, pag wala kang pagkukunan, kaya hindi kanina na, ikinigla ako ulit. Ah, ganun pala yun. Ina-expose siya yung dapat namin malaman. Dahil alam niya, kami din, nagtuturo din kami, ang tuturo namin sa iba, hindi namin alam yung dapat ng malaman. So kaya, pag naglalaki na ito yung mga ano, mga churches, wala na, ya, payabangan na. Tulad yung ano nga na yan, congressman na yan. Inuwin mo ang ano. Dami, hindi ko mamanggit sa inyo lahat eh. Kesyo may, basta, dami. Saan eh. Dami ka lang kasi politiko eh. So yun, so, si pastor na yun, dati, nag-preach siya, may church. So, may mensahe siya na may place niya. Tapos, sino ang pastor mo yun? Si pastor. So, dito. So, pag namatay na siya ngayon, ano nangyayari? Mayroon nagpapatuloy in his place. So, parang ganyan sinasabi dito eh. Pag binasa mo itong Isaiah lang, naku, hindi mo maintindihan to. Pero kaya nung binabasa ni Yulok to, hindi niya maintindihan ano talaga eh. Sino ba to? Ngayon, hindi ko alam kung si yun, nung kaya nabalitaan niya yung nangyari kay Jesus, hindi ko alam. Kaya wala naman sinabi kasi dito eh. Before siya makausap.
So, pero after nito, ano sinabi dito? So, nagtanong na naman siya and binabasa niya, naiintindihan niya. Hindi lahat. Ang naiintindihan, sino nga ba itong tao to? Kasi parang biglang pumasok siya sa scene eh. Kaya tignan nyo yun, kung may mga title dito ka sa Bible ko. Chapter 52, Holy City. Tapos bandang muli, The Exalted Servant. Ano sabi yung servant? Siya yung tagapaglipod na ang taas ng kanyang pag sinabi exalted, tinataas. Hindi nyo ba yun? Tinataas? Okay, si Pete, ano yun? Ano sabihin yun? Ano yun? Ang tinaas ko si Peter. Pinagmamalaki. Yan, pinagmamalaki, exalted. Tapos chapter 53, A Man of Sorrows. Kaya hindi mo talaga kaintindihan ito eh. Ito to lang. Sa Old Testament, ang hirap intindihin ng kanilang isa po for depende rin kung wala po intindihan ng ibang part eh. Naintindihan rin naman dahil sa sub-degree. Pero ba't special sa panahon natin ngayon? Paano may intindihan niya kung hindi mo kilala si Jesus? Diba? Kaya ngayon, ang ginawa ni Philip, tanong niya, sino ba to? Eh, propeta si Isaias. Sinong tinutukoy niya? Sarili niya ba o ibang tao? Ngayon, sabi ni Philip, kaya lang, opportunity na to. Eh, tayo, alam na natin yun eh. Diba? May mga kanta nga dyan eh. Man of Sorrows. So, si Jesus yun. Kaya sabi ni Philip, pattern din sa atin, and Philip opened his mouth and began at the same scripture. Dito lang siya nag-preach, hindi na siya sa, ano, hindi siya pumunta sa iba. Dito mismo, he preached to him Jesus. So, another lesson, ano lesson? Alam nyo ba, sa Old Testament, even sa Old Testament, lahat dyan makikita mo si Jesus. Sabihin, may represent siya dyan. Diba, alala si Joseph, parang si Jesus yun. Siya yung tagapagligtas. Ano pa, si Moses, ganun din. Ano pa, si Abraham, syempre, a man of faith. Si Noah, siya yung nagligtas. Diba? So, every year ng Old Testament, nandiyan si Jesus. Maniwala ka dyan. Nakikita niyo dyan. Kaya ganun ang ginawa ni Philip, ganun dapat natin gawin. You preach Jesus sa mga tao. Huwag mo i-preach yung sarili mo, huwag mo i-preach yung church. Alam niyo ba? Ganda ng church namin. Pumunta nga doon, dumami nga. Ganyan, kanina, usapan namin, ganun din eh. Medyo mabalik lang ako. Ano? Kasi sabi ko nung isang preacher na mayabang, sabi niya, sa galing niya daw maging leader, kaya daw dumami yung mga tao. Grabe ito, grabe ito. Ganun talaw sinabi, hindi ko pa alam na view lahat eh. Pero pinasa sa akin eh. Pero ginawa nung tata ko eh. Kasi nga, talaga yung mayaman ah. Ngayari ah. Hindi na siya yung tipong isintakin mo na ano. Pero yun ano lang kapalit mo. Hindi na nagtiwala sa Diyos. Kaya ako sila marami kasi ang galing niya maging leader. Naintindi yun eh, nakita niya. Kaya, so tayo, pag mag-preach tayo, si Jesus na preach mo, hindi paano nila, baka sa ibang church, si Jesus, meron din Jesus yung ibang church, baka doon pumunta, okay lang yun. Hindi natin problema yun. Kaya nga yung iba, kaya hindi baligtas kasi yung tao, baligtas sila, sarili nila. Hindi nung ating mandate sa atin, ngayon kailangan ko siya si Jesus. And then, may tanong. Paano yung Old Testament naka-refer ko sa Medito? Hindi nga, kasi nabanggit ko na eh kanina, parang si Joseph nasa Old Testament, diba? Siya yung tagapagligtas ng Egypt, diba? Alam mo yun? Kung wala siya doon, hindi siya kinausap ng Diyos, binigay mensahe at pinatupad, yung dapat patupad, patay sila lahat sa plague. Diba? Parang Jesus in that way, parang parang dito. Parang siya yung Jesus nung sa time nila. Okay? So,
So ngayon, nangyari, hindi natapos doon. So siya ay believe. Siyempre, dinis ni Philip yung tagapagligtas. So malamang naligtas, no? Hindi naman niya hayaan itong ano. Eh, malamang sa hindi. Siyempre, dito sinabi yung ano. Ayan, tama. So katabi niya na eh, di ba? So nagbabiyahe na sila niya. Kanina, tinapakbo lang siya. Pinaupo siya, di ba? Sabi, ikaw ang pagpinsip nito. So mahaba yan, mahabang ano yan, mahabang biyahe yan. So may time siya mag-rest, no? Kaya sabi dyan, uy, may nakita sila siya, naligtas na nga, tuwa na. Habang sila yung nag-biyahe, ba? Merong tubig. So siguro na-explain na rin ni Philip yung, ano ba ginagawa nyo? May pag-naligtas kayo, siyempre po kami nag-itipon. Pero binabaptize muna namin yung, ano? Uy, may tubig. Okay. So, ano sabi ni Yun, no? Uy, see, here is water. What that hinder me to be baptized? So, nabanggit natin madalas kasi nga, yung baptism na yan, minsan, sa iba, ano yan? Which damage yung baptism? Oo. Kasi magkasunod talaga yan, eh. May naalala nyo kung binabaptize natin, di ba? Yung picture ng death, burial, and resurrection. So, ikataon lang naman ito, no? Kaya nagkakaintuhan sila matagal, baptize mo na ako. Pero ang ganda ng tanong niya. Kasi ito yung ginagamit natin ngayon as ay requirement for baptism. So, ano requirement for salvation? Kailangan mo ba, anong kailangan mong gawin para maligtas? Maniwala sa Jesus, manampalataya. Very good. So, pero ngayon, ano lang requirement para mag-baptize? Ligtas muna. Ano, pag hindi ka ligtas, hindi ka pwede baptize. Namumuna yung kaligtasan, then baptism. So, bakit natin i-emphasize ito? Kasi nga, mayroon dyan mga post-teaching na gusto niya bibigyan pa ng napakahabang lesson bago i-baptize. So, ba naman yun? Iba naman ay ano ba? Binibigyan ng ibang meaning yung baptism. So, iba naman baby pa lang binabaptize na. Yeah. So, mga ganun. So, masasagot ngayon ito. Kung binaptize mo yung baby, pasok ba siya dito? Unay. Unay, ligtas na siya kasi tama, yung ligtas na siya, kaso hindi sa ganito paraan. Hindi mo na siya kailangan baptize. Kasi nga, hindi pa naman siya saved na sa katulad natin. Palataya sa Diyos. Ha? So kasi, sa totoo lang, ito kasi may iba, yun nga, kabilang yung baptism sa kapalit ng grace. So, may grace na daw na medyo ino-fulfill yun para maligtas yung bata. Kaya yung labinaos. Dito, hindi gano'n. Matanda na to. Pero, bago siya i-baptize, tinanong muna siya. Sabi ni Philip, and said, if thou believest with thine heart, thou mayest. So, na, pamilya sa atin itong believest with thine heart, di ba? And then? Ayun. Nadaanan niya na ba ito? Ay, di ba pala? So, once 10 na ito eh, 9. So, ano kailangan sabi? Manampalataya. Ganun din yun. Ito, believe with all thine heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. So, kaligtasan niya. So, dapat ligtas ka muna yung baby, hindi niya kayang gawin yan, hindi mo kayang i-baptize. Okay? And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. So, sapat na ba yun? If thou believest with all thine heart, sabi kanina eh, ano yung, hindi tinuloy mo yun, paniniwalaan. Pero, siya mismo yung nagsabi, ano mo, pinaniwalaan mo, nagkakaintindihan sila. Kailangan paniniwalaan si Jesus, at sabi doon, Son of God. So, nung panahon nila, naku, hindi yan, hindi po yan aksidente yung sasabihin nila. Kaya sabi rin sa Diyan, okay. No one calls the Lord, Son of God, except the Father is within. Okay, so, makikita dito, ligtas talaga ito. Okay? At dahil ligtas na siya, pwede na siyang baptize. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both the water,
both Philip and Eunuch, and he baptized him. So medyo may duplicate yung mga salita dito. Bakit? Again, malinaw yan na sila ay nilalim sa lupa, sa tubig. Sila ay hindi kumuha ng tubig, tapos habang nasa kawahe sila, binisikan. Hindi ganun, di ba? Kailangan na huminto kasi sila ay mababa at sila ay iilalim sa tubig. Sabi sa 39, and when they were come up out of the water, so galing talaga sila sa tubig. Okay? So tapos na yung baptism. So may question dito, sino yung pwede mag-perform ng baptism? Si Philip ba yung pasto? Walang sinabi dito. So kaya tayo ay pwede yan. Pero pinapromis natin yung pasto dapat. Akin yun. Kahit wala sa Bible kasi paano mas bukod sa saint, diba? Siya yung ordained minister, eh siya na yung gumawa niya. Kasi baka ma-abuso naman. Ah, kahit sino pala eh. Si Philip, di ko yun. Hindi rin basta-basta yan, di ko, di ba? So kaya hindi lang ano yan sa pastor, pero mas maganda, di ba, yung pastor. At nakita natin dito, medyo kakaiba rin ito kasi hindi siya na-belong sa church. Iniwanan siya ni Philip. So hindi ko alam kung bakit, siguro dahil hindihan ng Diyos or pwedeng binibigay sa atin ng Diyos yung clue na ang pinaka ano lang talaga natin sa mga tao is maligtas sila. Pagkatapos nun, kung mababaptize, baptize mo. Hindi mo ang pinaka-importante. So kailangan ba i-follow up? Eh kung nasa immediate ano, malapit dyan, i-follow up mo. Diba, hindi lahat makapunta sa church na. Iniwanan niya eh. Kasi iba naman ganito yung charge. Sabi, bakit kayo soul winning, tapos iiwanan niyo. Huwag na lang yung soul winning. Ha, ganun? Ano yun naman yun? Kasi yung pagkakataon nga, ha? Kaya tayo nag-soul winning minsan sa malayo, para maabot din sila doon. Who knows, baka wala nang i-share sa kanila doon. At least na ligtas na sila. Diba? Hindi yun sayang. Ang linaw dito, iniwanan siya at ang Panginoon pa ang nag-alis na sa kay Philip. Ito yun. So, hindi yun dapat maging requirement na pag hindi mo kaya, pag wala kang church, huwag ka mag-soul winning doon. Ay, ito, hindi yan pupunta sa inyo. Huwag mo lang i-soul winning, gano'n. Hanggat sa, nasaan ka? Sinabi ba dito kung ano? Bakit ka dito sa Philip? Natusan siya, di ba? Yan, arise and go toward the south. Okay, so naiiniwala ako para mag-preach siya doon. Hindi lang si Yuno. Okay? Pero nung na-encounter niya si Yuno, sinera niya na. Amen? Masabi dito, that the eunuch saw him no more. Ito yung maganda, and he went on his way rejoicing. So ganyan po yung mga taong naligtas, tayo din dapat. Pag may naligtas, masaya sila, masaya tayo. Amen? Kaya how can you skip soul winning? Diba? Kailangan lagi meron yan. Yan kasi dati gusto na sumama si Stephen ba? Yan mismo na, soul winning. Soul winning, sabi mo. Oo, gusto na lumabas. Gusto na makasyal. Sa Stephen, meron. But Philip was, so, tapos na to. So, sabi niya, passing through, he preached in all the cities. Then he came to Caesarea. So, nakakabangha dito, bakit siya mag-isa? Inisip ko rin, inisip ko rin siya mag-isa. So, like the Philip. Ha? Wala siyang asabi eh. Hilang eh. So, yung sabi na siguro, kahit mag-isa ka, kasi iba, siguro. Sige, kaya pa rin, pwede pa rin. Saka, hindi ka matakot. Pwede yan. Amen? Ito na lang tayo. Question. Ating chapter ko. Ay, question. Di ba sa isa na pwede ka na mag-baptize? Paano mo malaman na kailangan siya i-baptize yung ipag-baptize siya ng no. So, siguro. No. Hindi. No. Ano? Yung ibang isa, no? Ano? Ano matagal bago mag-baptize?
to baptize. Ah, matagal na I'm going to baptize. So kaya nakita ko yung mga bata kasi talagang masigasig na eh. May samahan lang ha. Sinalis natin. Ayun, gusto ka nila. Nalab natin sa magulang, okay din. Yung gano'n. Paano mo malalaman? Pag gano'n, pag willing na sila, kung naligtas na sila, wala na mong handa. Diba? So yun. Iba nga, so, willing mga ako ito, doon na sila mag-baptize eh. Kasi nga, hindi sa akin lang yung ano. Pero maganda yun, makapunta ko sa church. Kung hindi, okay na rin. So, sa kung sino yung mag-baptize, sabi ni Stephen pala kanina, ligtas na siya, pwede na siya mag-baptize. Hindi nga rin lagi. Kasi, katulad ng mga pinapaksan nito, not necessarily alam niya lahat yun. So, ni bagong ligtas ka, magbabaptize ka rin. So, di naman gano'n. So, balance lang. Amen? Amen. Mas maganda sa atin ngayon, na-practice natin ngayon, Pastor. So, wala naman tayong dahil na rin. Ha? I-evaluate. So, kaya maganda kung yan, may kaibigan kayo. Dali nyo muna sa church, maligtas, mag-save na. Tingnan mo, gusto nyo bang mag-stay sa church or something, mag-baptize. Kasi minsan ang tagal ng ano eh. Ang dami kasing ginawa ng kaway para masira yung idea ng tao sa baptism. Yes. Diba? Kaya yun, yung isa pa yung sa dahilan. Tinitig ka pala yun. Hindi. Matagal na pala yung practice mo yung infant. Hindi naman yung mga ano. Yung pinabasa ko dito ah. Ah, doon yun. Kasi isa yun sa mga major naging, kahit yung Orthodox, like Orthodox, saka yung Catholic, kaya sila nag-iwalay dyan. Kasi alam nung mga Greek eh, ano sila eh, baptizo. Baptizo. Kailangan, ilubog. Catholic, ang pakialam dyan, Latin kami. So, ano ba? Ayun, kaya yun ang practice natin. So, again, di tayo nag-batting dyan. Pero still, yung mga binigay sa atin na parang sermon, ano yung best practice, yun ang gagawin natin. So, mag-practice mo gano'n. At observa mo na, willing naman, sigasig naman, ligtas naman ha, mag-test na. Okay? Yun na muna. Stay pa kayo naman. Salamat sa chapter ito, Lord. Important chapter. Especially for the doctrine of salvation and baptism, kung saan, nabibigyan mo sa mga pattern, hindi po ito aksidente, ito po yung nalit sa mga modern translation. Kaya meron kami clue na importante ito. Kasi gusto mo makalisin ng mga kaaway, Panginoon, so we pray na natindihan namin. Hindi mga bata ng ito, Lord, importante baptism, but ito bang natas sila rin ba yung tama. Kung importante, maligtas muna sila, hindi ito nagliligtas, hindi ito required ng kaligtasan para sa baptism. So we pray for more salvation, so we pray. And the ministry, maraming baligtas, maraming baptize, disciple, nagdag dito kalooban, kasi nalalago, matuluan, may palagi ko ang kawain para kayo nakapain rin kung may tataas. We pray na dito mga bata ko dito, Panginoon, na as possible na matindihan na palagi ito. Ang malalati, kaya pamilihan ka rin na galingan po rin na Panginoon, yung pastor dito, ang baby, ang mga tabao pa kaya ngayon ng mga malalati. Ang malalati, in Jesus' name, pray. Amen. Amen.